Dear Kuya Bono, ako po si Bibi. Matagal na akong kahugot pero ngayon lang ako nagparamdam dahil may isasangguni po ako sa inyo. Sana po'y pagtiyagaan niyong pakinggan ang aking kwento upang maunawaan niyo ang sitwasyon ko. Noong 26 years old ako, tinanong ko si Denrick kung bakit gusto niya akong pakasalan. Ang sagot niya, "Kasi mahal kita, alam mo yan." Hindi ako nagpakasal kay Denrick kahit may feelings na rin ako para sa kanya. Pero nalaman kong may issue pa pala kaya nilimot ko na lang siya at tinurn down ang proposal niya. Sinabi ko rin sa kanya na hindi sapat ang pagmamahal lang para magsama bilang mag-asawa. Hindi ako nagsisi o nang hinayang man lang kay Denrick, Kuya Bono. Mas nang hinayang pa ako kay Ronald na siyang unang nag-aya sa akin ng kasal noong 21 years old ako. Tinanong ko si Ronald noon kung bakit gusto niya akong maging asawa. Ang sagot niya, "Kasi kailangan kita sa buhay ko." Hindi pa ako ganun ka-mature noong 21 ako kaya nakulangan ako sa sagot ni Ronald. At isa pa, pakiramdam ko wala pa talaga kami noon sa wastong edad para magpakasal. Siya noon ay nagmamadali while ako hindi pa sawa sa pagiging dalaga. Iyon ang pagkakaiba namin ng best friend kong itatago na lang natin sa pangalang Belen. Nakasasampa pa lang sa edad na 18 ay nag-asawa na. Hindi ko masisisi si Belen dahil mula pagkabata niya ay mahirap sila at miserable ang naging buhay niya. Ang pagdating ni Jeric sa buhay niya ay itinuring niyang blessing dahil ito ang nagpabago sa buhay niya. Kamag-anak ko din si Belen, Kuya Bono. Magpinsang buo ang papa niya at mama ko. Magka-age kami ni Belen at dati ring magkapitbahay. Kami ang magkalaro lagi noon, magkasabay sa pagpasok sa eskwela. Marami kaming pinagsaluhang memories ni Belen sa aming kabataan. At kahit nagkalintik-lintik ang buhay ng mga magulang namin dahil sa mga mali nilang desisyon sa buhay, ay hindi kami gaanong naapektuhan ni Belen. Nagkalayo lang kami ni Belen ng bahagya dahil lumipat kami ng bahay, pero same barangay pa rin kami. Nasa Purok 2 sila while kami ay nalipat sa Purok 6. Parehong school pa rin ang pinapasukan namin pero hindi na kami nagkakasabay sa pagpasok at pag-uwi dahil magkaiba na ang direksyon ng kalsadang pauwi sa mga bahay namin. Pero sa school kami pa rin ang mag-best friend kahit na may ilan kaming ka-schoolmate noon ang gustong sirain ang pagkakaibigan namin sa pamamagitan ng pagdawit sa kasalanan ng mga magulang namin. Ang aking ama kasi, Kuya Bono, walang pakundang ang nagtaksil sa aking ina. Nang babae siya at ang babae niya ay ang mama ni Belen. Nakakahiya ang bagay na ito, alam ko. Sino ba namang magiging proud sa ganong klaseng ama at ganong klaseng ina? Oo, hindi maganda ang mama ko at mas matanda pa siya ng 3 taon kay papa. Ang mama naman ni Belen ay maitsura at mas bata ng 1 taon kay papa. Ang papa naman ni Belen noon ay katiwala sa poultry farm na nasa kabilang probinsya, kaya't minsan lang halos sa 1 buwan ito nakakauwi sa kanila. Ang masakit lubhang dinamdam ng papa ni Belen ang pagtataksil ng mama niya, lalo na noong naglayas ito kasama si papa. Para silang dalagat binatang naglayas noon o nagtanan, pero makaraan ng mahigit 1 buwan ay bumalik din sila. Hindi ako updated kung ano ang naging pag-uusap ni ng mama at papa basta't noong araw na dumating si papa. Nag-al sa balutan na kaming mag-iina at nakitira kami sa bahay ng aking Tita Sally sa Purok 6. Si Tita Sally noon at ang kanyang mister ay parehong nasa abroad. Mayroon silang nag-iisang anak na inaalagaan naman noon ni Lola Chayong, lola ko sa mother side.
Grade 4 kaming pareho ni Belen noong mangyari ito sa mga magulang namin, Kuya Bono. Siguro sadyang bata pa talaga kami para intindihin ang tungkol sa bagay na ito at kung naapektuhan man ako ng katarantaduhan ng papa ko ay yun lang madalas ay wala kaming baong pera ng nag-iisa kong kapatid na si Junel kapag papasok kami sa school dahil wala namang trabaho si mama. Minsan ay nanghihingi lang kami kay Lola Chayong na numero uno namang kuripot at wala namang bukang bibig kundi ang ikumpara kami sa buhay niya noong siya daw ang nasa edad namin. Hindi raw siya noon nagbabaon ng pera at ang bag niya ay gawa lang ng nanay niya. Sa pagkain, Kuya Bono, ay mas maayos sa bahay ni Tita Selly. Mas masasarap ang kinakain namin dahil buwanan ang padala ni Tita Selly kay Lola. Maging bahay nila ay siyempre malayong mas maganda sa dati naming bahay noong nagsasama pa sina Mama at Papa. Noon, nakakaulam lang kami ng masarap kapag araw ng Miyerkules at Sabado dahil pag Miyerkules ay araw ng valley ni na Papa sa construction. Sabado naman ang araw ng kanilang sweldo. Alam ni Belen ang tungkol dyan dahil kapitbahay lang namin sila. Naaamoy nila ang masarap na ulam na niluluto ni Mama sa kusina namin kapag hapon ng Miyerkules at Sabado. At ang ganong pattern ng buhay namin noon ay naging buhay na rin ni Belen dahil si Papa ay naging stepfather na ni Belen. Dahil ang Papa naman niya ay biglang naglaho mula nung malaman nito ang balita tungkol kina Papa at Mama niya ay hindi na ito umuwi sa kanila. At nung puntahan daw ng lola niya sa kabilang probinsya kung saan ito nagtatrabaho ay wala daw doon ang Papa ni Belen pero naroon pa ang mga damit niya. Nung una daw ay naging lasenggo ang Papa ni Belen at napabayaan nito ang trabaho niya sa poultry farm kaya pinalaya siya ng kanilang amo. Lumayas daw na hindi nagpaalam at hindi nito dinala ang damit at iba pang gamit niya. In fairness kay Belen, Kuya Bono, alam kong mahal niya ang Papa niya kaya madalas noon ay nalulungkot siya kapag nagkukwento tungkol sa Papa niya. Ang sabi ko naman, Belen, halos pareho lang tayong nawala ng Papa, di ba? Pero kung tutuusin nga, mas maswerte ka pa dahil ang Papa ko nasa bahay niyo na. Nawalan ka nga ng Papa, may pumalit naman. Samantalang ako, wala na talagang ama. Sa kasalukuyang panahon, Kuya Bono, ay isa na rin akong ina. At kapag naiisip ko ang ginawa ng Papa ko at Mama ni Belen noon ay hindi ko maiwasang mangilabot sa matinding kahihiyan. Noon ay hindi kami masyadong apektado ni Belen dahil mga bata pa nga kami. Pero alam mo ba, Kuya Bono, na nauulit ang pangyayaring yun ngayon at ang nagluloko naman ay si Jared na asawa ko. At ang kinalulokohan niya ay walang iba kundi ang best friend kong si Belen. Itong barangay namin ay hindi naman kalayuan sa kabihasnan. Nakarating na nga dito ang wifi, may gasoline station na rin kami sa labasan na may maliit na convenience store. Mayroon ding apat na kapilya dito na magkakaiba ang relihiyon, LDS, INC, RC, Anglipayan at JIL. May tatlong pulis na dito residente. Mayroon ding isang retired na empleyado ng PAO, abogado pero hindi siya urig na taga rito. Nakabili lang siya ng farm dito sa amin at siya naman ay namimili ng kaibigan. Yun lang ding may mga kaya ang nakakalapit sa kanya. Sinasabi ko ito, Kuya Bono, dahil marami nang nangyari dito na dapat sana ay naisangguni man lang sa mga pulis, kay attorney o kay Tulfo. Dahil nga halos lahat ng bahay naman, lalo na noong pandemic, ay may mga internet. Si Belen noong kami ay 17 years old na, nagsumbong siya sa akin na
ginapang di umano siya ni Papa. Papa ko na noon ay stepfather na niya. Hindi naman daw nagtagumpay si Papa dahil nagbanta si Belen na sisigaw siya. Di ba Kuya Mono, attempted rape na yon? Pero sa akin lang nagsabi si Belen at binilin pa akong huwag ipagsasabi sa iba. Pero ito naman ako ngayon at binibida ko pa sa libu-libong kahugot, pero syempre, gaya ng nasabi ko sa unahan ng aking kwento ay itatago ko lang siya sa pangalang Belen. Isang letra lang naman ang binago ko Kuya Bono, pero huwag nyo na sanang hulaan pa. Pero dahil daw sa pagtanggi ni Belen sa gusto ni Papa ay hindi na siya pinagpatuloy ng pag-aaral. Magsa second year na kami ni Belen noon sa college, Kuya Bono. Then sa isang sayawan sa kasal ay nakilala niya si Jeric na taga-ibang barangay lang. Maayos naman si Jeric at may maayos naman silang kabuhayan. Malawak ang kanilang maisan, may babuyan pa sila at dalawang ate niya ang nasa abroad. Nakawalong mansari lang sila, ang sumunod nilang selebrasyon ay kasalan na sa mismong birthday o debut pa sana ni Belen. Debut na naging kasalan. Nauunawaan ko si Belen, Kuya Bono. Gustong gusto niya nang makatakas sa buhay na meron siya. Hindi ko yata nabanggit, Kuya Bono, na noong second year high school kami, sa wakas ay natagpuan na ang papa niya, pero may diferensya na sa pag-iisip. Kinupkup na lang ito ng lola ni Belen sa father's side na noon ay isa na ring byuda at umaasa lang sa kapiraso nilang bukid at sa honorarium nito bilang kagawad ng barangay. Mataas ang respeto ko sa lola ni Belen sa father's side, Kuya Bono, dahil college graduate siya at dating empleyado ng munisipyo, pero nung matalo ang mayor nila ay nawalan na siya ng trabaho. Nagkasakit na rin noon ang lolo ni Belen kaya tumutok na lang ito sa pag-aalaga sa kanyang mister. Noong mapabarangay kami dahil sa chismis na hindi naman akong gumawa, pero kasama kasi ako noon sa umpukan, ipinagtanggol ako ng lola ni Belen kaya ako ay natanggal sa listahan ng mga salarin. Pero hindi ako magmamalinis, Kuya Bono. Chismosa din ako, pero sa totoo lang ako. Barkada ko ang mga marites dito sa amin, pero hindi ko kinikonsinti ang paninira sa kapwa. Pero ang mga chismax friends ko ay bigla ding umiwas sa akin nung mapabalita nga na ang mister ko ay nahuhumaling sa best friend kong si Belen. Isang kachismisan ko na itago na lang natin sa pangalang Matilde ang bumulong sa akin ng Valentine's Day. Sana all may natanggap na bouquet of red roses worth 1,750 pesos with Ferrero Rocher chocolate na heart shape ang box. Bakit? Sinong nakatanggap ng bouquet at Ferrero? Tanong ko. Ikaw, di ba? Gaga, wala. May program sila dyan sa office nila kaya siya ginabi. Noon ay hinila niya ako palayo sa ibang friends namin sa harap ng tindahan ng Marites chief namin. Sumama naman ako. Boyfriend ng pamangkin kong si Magda ang may-ari ng flower shop sa bayan. At nandoon si Magda nung bumili si Jared ng bouquet at dati na raw may kip-kip na perero. Hindi ako nagpakita ng pagka-alarma kay Matilde noon, Kuya Bono. Kung sana nga ay kaya ko pang magsinungaling o magkundwaring oo, binigyan niya ako ni Jared ng bouquet. Gagawin ko sana para lang hindi ako magka-issue sa kanila, pero ang sabi ko na lang, baka nautusan lang siya ng boss niya. Pero nakita ko ang itsura ng mukha ni Matilde noon. Diskumpiyado siya. At bilang isang chismosa ay nahulaan ko kung ano ang nasa isipan niya. Si Jared, Kuya Bono, ay gwapo, magandang body at edukado. Crush namin siya ni Belen nung pang high school kami, pero playboy na siya noon. Kabibreak lang nila ng muse namin sa classroom, ako na kaagad ang balak niyang isunod, pero hindi ko nga pinansin kahit na gusto ko naman sana siya.
Hindi pa kasi ako nagkaka-boyfriend noon. May mga nanligaw pero napakatinukong anak dati. Noong second year high school ako, nagsimulang maging aktibo si mama sa aming relihiyon, JIL, at syempre, karay-karay niya kami ni Junel, ang kapatid ko, tuwing linggo sa church namin. Lahat halos ng mga ka-church namin ay mabubuti sa amin. Lahat sila may ngiti na parabang concern sila sa bawat isa, maging sa amin ng kapatid ko. Si Lola Belia ay hindi namin kamag-anak. Ka-church lang namin siya pero buwanan siyang nagbibigay ng pinansyal na tulong kay mama para sa pag-aaral namin ng kapatid ko. Si Nanay Meding naman, na ka-church lang din namin ay kahilig magbigay ng mga damit na pinaglumaan ng dalaga niyang anak na nag-aaral sa Maynila. Magaganda at branded na damit ang mga yun, Kuya Bono, kaya't madalas ay parang nag-ukay si mama kapag galing siya sa bahay ni Nanay Meding. Sila, sina Nanay Meding at Lola Belia ay ilan lang sa mga naging malapit kay mama, kaya naman pati kami ng kapatid ko ay lagi nilang pinapayuhang magtino at maging mabait. Ako alam kong hindi ako sobrang bait, lalo na kapag nasa labas ako ng church. Pero respeto ko na lang sa kanila na hindi ko kamag-anak pero nagmamalasakit sa amin, kaya kahit gustong gusto ko nang magka-jowa noon ay pinigilan ko muna ang paglalandi dahil ayokong may masabi sila sa akin at sa mama ko. Prangkahin mo ako, Bibi. Gusto mo ba ako o hindi? Ganito ang tanong ni Jared noon matapos lang ng 4 na araw niyang pangungulit. Jared, oo. Gusto kita kaya lang. Nako, ay kung gusto mo talaga ako, Bibi, walang kaya-kaya lang. Sabi nga nila, no ifs, no buts, because love is love. Hindi kanya gusto. Sabad ni Belen noon. Ganon kasi si Belen, Kuya Bono. Mahilig siya mangialam sa akin na parabang bahagi siya ng katawan ko. Ganon ba, Belen? Ay, ikaw, gusto mo ba ako? Buweltang tanong sa kanya ni Jared. Kinabahan ako noon kasi baka maagaw pa ni Belen sa akin si Jared, pero ang sagot ni Belen ay, kung hindi ka gusto ng kaibigan ko, hindi rin kita gusto. Nakipag-appear pa sa akin si Belen matapos niyang supalpalin si Jared. Parang napahiya tuloy si Jared noon, pero sabi ko kay Belen, bakit mo na naman ako pinangunahan, Belen? Alam mo naman crush ko si Jared. Eh alam mo din naman crush ko siya, di ba? Eh bakit nga sinabi mo na hindi ko siya gusto? Bibi, bibiktimahin ka lang yan. Kabibreg nga lang nila ni Susan, di ba? Ikaw na agad ang nilapitan. At alam mo ba kung bakit siya tinapon ni Susan? Dahil kay Daisy na ex ni Jared, pero nakikipagharutan pa rin. Bibi, ikaw parang ako. Hindi pa tayo nagkaka-boyfriend. At gusto mo bang ganyang klase ang magiging first boyfriend mo? Suga pa sa babae? Subang-ayon ako sa opinion ni Belen, Kuya Bono, pero kung matagal mo ng crush ang isang lalaki, hindi mo maiwasang manghinayang na nagkaroon ka ng chance pero hindi mo sinunggaban. Nasaktan ako noong si Elsie ang naging next jowa ni Jared na dapat sanay ako. Hindi maganda si Elsie, hindi rin matalino pero may kaya lang ang pamilya, at parang yun lang ang dahilan kung bakit siya niligaw ni Jared. At makaraan lang ng 3 tulog ay sila na. Tumagal sila ng 6 months pero yung huling 2 buwan nila ay lagi naming nakikitang haggard si Elsie dahil sa stress na dulot sa kanya ng playboy na si Jared. Habang nagtatagal kasi Kuya Bono ay pagguwapo ng pagguwapo si Jared, while ang mga nagiging jowa naman niya ay papangit ng papangit. Ako hindi sa pagbubuhat ng sariling sofa, may kagandahan ang mukha ko. Kaya lang ay hindi ako matangkad, hindi matambok ang dibdib, at puwet ko nakabaliktaran naman ng kay Belen. Si Belen kasi ay hindi gaanong pinagpala ng maamong mukha, pero pagdating sa katawan, siya naman ay pinagpala sa babaeng lahat. At ito marahil ang isa sa mga dahilan ni Jerry kung bakit siya nabaliw kay Belen at tinuluyan pa hanggang sa simbahan. Sa totoo lang, naging masaya ako sa maagang pag-aasawa ni Belen kasi alam ko ang kwento ng buhay niya at deserve niya ang lumagay sa tahimik at makaranas ng konting ginhawa na dulot ni Jerry sa kanya. Kahit pa ang ibig sabihin nun ay
nawalan na ako ng matalik na kaibigan na halos araw-araw ay kasakasama ko. Nakipagkaibigan ako sa iba, Kuya Pono, mga kaklasiko, partikular kina Mia at Lena. Okay naman kaming tatlo, liban lang sa mahilig silang mamintas at manghusga ng kapwa. Sa kanila ko actually natutunan ang tila ba normal lang ang maging mapanghusga. Kaibigan ko sila hanggang sa magtapos kami ng college at magkakasama pa rin kaming nag-a-apply dyan sa CSI Mall dyan sa San Fernando City dito sa La Union. Madalas noon ay kina Mia kami tumatambay at ang bahay naman ni Lena ay nasa kabilang kalye lang. Noon ko nakilala si Ronald na pinsang buo ni Lena. Hindi taga rito sa bawang si Ronald. Nagbakasyon lang siya noon dahil katatapos lang niyang kumuha ng board exam for geodetic engineers. Taga Lucena City, Quezon si Ronald. May itsura naman, hindi nga lang katangkaran at may pagkasuplado pa nung una. Pero in-entertain ko pa rin ang paniligaw niya. Ang pinsan niyang si Lena pa ang naging tulay namin noon at makaraan lang ng 3 linggo ay sinagot ko siya bago siya umuwi noon sa Lucena, pero nangakong babalik siya dahil may aasikasuhin lang daw siya sa kanila. Hindi si Ronald ang first boyfriend ko, Kuya Bono. Pang-apat siya. Nagaya kasi ako kina Mia at Lena na madaling magkipagrelasyon. Kahit hindi mahal ang lalaki, kung may mapapakinabangan, sasagutin. May kasabihan sila noon, if the shoe fits, wear it. Yung naunang 3 boyfriends ko, Kuya Bono, ay barkada o kaibigan ng mga boyfriends ni Lena at Mia. Nakakalungkot lang na wala ni isa sa 3 yon ang natutunan kong mahalin kahit na masasabing nakarelasyon ko sila. At alam ni Lena, Kuya Bono, na sinagot ko lang ang pinsan niya kahit na wala akong sapat na damdamin para sa kanya. Narinig ko pang sinambit noon ni Lena ang, if the shoe fits, wear it. But, dagdag niya, if you find it good, keep it. Nasa Lucena si Ronald nung mag-text siya ng ganito. Kapag nakapasa ako sa board exam, magpakasal na tayo, ha? Ano? Ang bilis mo naman. Ganun ako eh. Hindi ako naniniwala sa long engagement. Mas naniniwala ako na kung gusto mo talagang mag-work ang isang relasyon, mag-work. Eh bakit nga gusto mo akong pakasalan? Kapag kasi pumasa ako sa board exam, marami akong gagawin at kailangan ko ng kasama. Ikaw ang gusto kong kasama, Bibi. Bakit ako? Dahil nga, kailangan kita sa buhay ko. Hindi pa ako ganun ka-mature noong 21 ako, Kuya Bono, kaya nakulangan ako sa sagot ni Ronald at isa pa, pakiramdam ko wala pa talaga kami noon sa wastong edad para magpakasal. Siya noon ay nagmamadali while ako ay hindi pa sawa sa pagiging dalaga. In short, hindi ako nagpakasal kay Ronald. Ni isa sa pamilya ko ay wala akong pinagkwentuhan na may nag-aya sa akin na magpakasal. Hindi rin big deal kina Lena at Mia ang pag-turn down ko sa proposal ni Ronald dahil sila man ay kagaya kong nag-i-enjoy pa sa pagiging dalaga.
Si Lola Belia, naka-church namin, ang nag-recommend sa akin sa pamangkin niyang manager sa RBI Baguio City Branch. Kaya naman nalipat ako sa City of Pines. Na-challenge ako sa aking bagong work environment at sa buhay sa syudad, kaya naman pinagbuti ko ang aking trabaho. Malayong kamag-anak din ni Lola Belia ang naging ka-roommate ko sa aming boarding house sa Upper Bonifacio Street. Siya si Jessica na maganda, sexy at fashionista. Ako kay Bono ay inggitera talaga at madali akong mahawa sa mga taong nakakasama ko. Nahawa na naman ako sa uri ng buhay ni Jessica, pati ang pagiging suplada niya sa mga lalaki. Pag hindi mo kilala si Jessica, isipin mong napaka-moderna niyang babae. Pero pagdating sa paglalandi, wala kang masasabing pangit sa kanya dahil hindi siya malandi. Relihiyosa pa siya at walang event sa Our Lady of the Atonement Cathedral ang pinapalagpas niya. Ako, Kuya Bono, aminado ako na hindi ako relihiyosa at sa public schools ako nag-graduate from kinder to college. At nagtaka pa nga ako isang araw ng Miyerkules nung makita kong may uling sa noo si Jessica. Yun pala ay Ash Wednesday. Sa madaling salita, Kuya Bono, dahil nga ginaya ko ang pamumuhay ni Jessica ay naging halos magkapatid ang turingan namin. Higit pa sa isang best friend na umabot ng mahigit 5 taon. Naging close siya sa pamilya ko, lalo na kina Mama at Lola Chayong at kay Jonelle na kapatid ko. Naging pamilya din ang turing ko sa kanyang pamilya sa Puso Rubio, Pangasinan. Monthly kasi nun, Kuya Bono, kapag nakasweldo na kami ay bumababa kami ng Baguio. Either uuwi kami dito sa amin or uuwi kami sa kanila sa Puso Rubio. Sa Puso Rubio ko nakilala si Denrick, Kuya Bono, sa malaking sari-sari store kung saan ako nagpa-load noon. Nasa boundary ng barangay ni na Jessica ang mini grocery na yon at may maluwang at maayos na tambayan sa harapan nito na parang outdoor dining area sa ilalim ng 2 malalagong puno. May itsura si Denrick. Maayos manamit at mukhang magalang at mabait, kaya nung hingin niya ang number ko ay hindi ako nagdamot. Nakipag-textmate ako sa kanya pero nag-ingat akong mahalata ni Jessica. Malaking kalandian kasi para kay Jessica ang magbigay ng number sa isang lalaking noon mo lang nakilala, kaya itinago ko sa kanya ang tungkol kay Denrick na taga-kabilang barangay lang. Malapit ang bahay ni na Denrick sa mini grocery kung saan ako nagpa-load noon. Napaka-interesting pa niyang ka-text, Kuya Bono, kaya't nawili ako sa pagkikipag-textmate sa kanya. Hanggang sa sinagot ko na matapos ng 2 buwan naming pagiging textmate lang. Umakyat siya noon sa Baguio, nag-date kami, at noon ko siya sinagot. Ramdam ko naman talaga, Kuya Bono, na seryoso si Denrick sa akin, lalo na nung hilingin niya nang magpakasal na kami bago siya mag-flight papuntang Taiwan. 7 months pa lang kaming magkarelasyon noon at tingin ko talaga ay masyadong mabilis ang pangyayari. Hindi ko na rason noon ang edad dahil noon ay 26 na ako at siya ay 27 naman. Naalala ko ulit si Ronald noon na hindi nga naniniwala sa long engagement. By the way, Kuya Bono, noong 26 ako ay mayaman na si Ronald. May asawa at 2 anak na sila at sa New Zealand sila nakatira. Kaya nga nasabi ko sa unahan ng sulat ko na nang hinayang ako kay Ronald kasi yung napangasawa niya ay 2 buwan lang niyang naging syota. Pinakasalan niya na. Walang sinabi si Denrick na hindi siya naniniwala sa long engagement, pero yun din ang lumalabas. Nasa right age na kami at gusto ko lang makasiguro, kaya tinanong ko siya kung bakit gusto niya akong maging asawa. Dahil mahal na mahal kita. Alam mo yan. Hindi ako nasiyahan sa sagot niya, Kuya Bono, kasi wala pa nga kaming 1 taon noon. Ewan ko, Denrick, pero parang hindi pa ako komportabling sumagot ng oo. I mean, yes, yes, naunawaan kita. Bibi, dahil ba kay Jessica? Jessica? Ulit ko kasi hindi ko talaga gets kung bakit nadawit si Jessica sa usapan namin. Mahabang kwento ito, Kuya Bono, pero si Jessica talaga ang dahilan kung bakit hindi ko tinanggap ang proposal ni Denrick. Sila pala noon.
matagal sila ni Denrick. At si Denrick ang dahilan kung bakit nawala ng tiwala at gana si Jessica sa mga lalaki. Dahil sinaktan ni Denrick si Jessica ng sobra. Ang alam ni Denrick noon ay alam ko na dati pa ang tungkol sa kanila ni Jessica, ang nakaraan nila, at alam na rin ni Jessica ang tungkol sa amin ni Denrick. Pero ang totoo nga ay inilihim ko kay Jessica ang pakikipagrelasyon ko kay Denrick. Pero kinagabihan noon ay noon ko palang nasimulang sabihin kay Jessica ang tungkol kay Denrick, pero yung moment palang na narinig ni Jessica ang pangalan ni Denrick mula sa bibig ko ay nagbago na kaagad ang expression ng mukha niya. Nawala ang ngiti niya at naaninag ko ang magkahalong lungkot at galit sa mga mata niya. Alam kong mas panghihinayangan ko ang friendship namin ni Jessica kung masisira lang dahil sa ex niyang si Denrick. Kaya kinalasan ko na lang si Denrick. Nagtampo pa rin si Jessica dahil nga nakipagrelasyon ako kay Denrick na inilihim ko sa kanya. Mabuti na nga lang at hindi naman nagtagal ang pagtatampo sa akin ni Jessica. Kaya lang ay nagkahiwalay din kami. Umalis din ako ng Baguio noong ako naman ay mag-asawa na. Christmas vacation ang umuwi ako sa amin at nataon pang birthday ng isang kaklase namin noong high school, si Angeline. Si Belen ang nag-imbita sa akin. Dalawa na ang anak ni Belen noon at ang mister niyang si Jerick ay assistant cook sa barko. Tuwing 18 months daw ay nakaka-uwi si Jerick. Sa rest house ni na Angeline sa farm niya ginanap ang birthday niya. Kasi dumating noon ang afam na jowa niya. Alas 6 ng gabi dumating ang van na sumundo sa amin papuntang farm ni Angeline. Nung una Kuya Bono ay 12 lang kami at masaya kami. Pero may dumating pang dalawang lalaki at laking gulat namin ni Belen nung mapagsino namin ang isang mas makisig na binata, si Jared. Si Jared na lalong gumwapo pero naging disente ang kilos at pananalita. Naulinigan ko rin kaagad ang sinabi niya noong tanungin siya ni Angeline kung may asawa na siya. Girlfriend niya, wala. Asawa pa. Sagot niya, ay naku Jared, huwag kami no, kilala ka namin. Malakas na sagot ni Angeline. That night, nagkainuman, kantahan hanggang madaling araw. Si Belen, 10 p.m. pa lang ay dumating na ang sundo niya. Yung iba ay nag-uwian na rin pero kami ni Jana ay hindi pinayagan ni Angeline na umuwi dahil pag-uusapan namin ang kasal nila kinabukasan. Kasabay daw ng special American breakfast na ipiprepare ni Rod na jowa niya. Noon na kasi sila magsisimulang magplano tungkol sa kasal nila, Kuya Bono. So kami lang apat ang naiwan sa rest house. Not until may narinig kaming motor na dumating, si Jared at may gitara pang nakasabit sa likod niya. Buti gising pa kayo, bati niya sa amin. Nasa maluwang na balkonahe kami ng rest house noon. Nagtaka ako kasi biglang nagpaalam matulog sina Angeline at Jana na para bang alam nila ang dahilan kung bakit bumalik si Jared. Noong time kasing yun, Kuya Bono, ay talagang wala kaming communication ni Jared. Wala siyang number sa akin at hindi ko siya friend sa Facebook. Yung kutob ko ay nagkatotoo. Ako ang dahilan kung bakit siya bumalik nung madaling araw na yon. Nagkwentuhan pa kami hanggang sa inaya niya ako sa parang burol sa harapan ng rest house.
bilog at maliwanag ang buwan noon. Noong una, Kuya Bono, parang hinaharalan niya ako sa mga kanta niya habang nagigitara. Well, sorry, pero wala talaga akong hilig sa musika. Ako yung tipong baka tatlong kanta lang ang alam ko. National Anthem, Bahay Kubo at Happy Birthday to You. Sintonado pa. And that madaling araw, Kuya Bono, ay nakuha ako ni Jared. I mean, nakuha niya ang tiwala ko. Hindi na siya yung Jared na nakilala namin nung high school kami. At nalaman ko rin nung madaling araw na yun ang dahilan kung bakit naging mapaglaro sa mga babae si Jared noon. Dahil pala yun sa mama niyang nagdulot ng matitinding sakit sa damdamin ng papa niya dahil sa pagtataksil nito at pag-iwan din sa kanila noong grade 4 pa lang si Jared. Para daw siyang naghigante sa mga babae. Wala siyang pakialam noon sa damdamin ng mga babae. Pero noon lang daw yun. At pinagsisihan na raw niya lahat ng kasalanan at pagkakamali niya at sa katunayan ay 4 na taon na daw siyang walang jowa. Sabi pa niya, pag-uwi ko kanina, hindi ako makatulog kasi iniisip kita, Bibi. Pinagbigyan ko na lang ang puso ko kaya bumalik ako dito. July 18, 2017 kami nagpakasal ni Jared, Kuya Bono. Dati siyang OFW na nag-ipon lang para makapagpatayo ng sarili niyang bahay, pero binenta niya at saka siya nagpatayo ng mas maliit lang na bahay dito sa aming barangay na siyang tinitirhan namin ngayon. Nagtatrabaho siya sa isang private office dyan sa San Fernando. Ayaw niya na kasing bumalik ng abroad lalo na nung magkaanak kami ng lalaki. First birthday ni Joby, anak namin nung mamatay ang papa ni Belen dahil uminom ito ng lason. Hindi pa rin noon magaling ang sakit niya sa pag-iisip. Hindi naman siya yung totally baliw. May mga times lang na sinusumpong. Nakarinig ako ng masakit na salita mula kay Belen noon, Kuya Bono. Pinaglalamayan pa noon ng papa niya. Kasalanan lahat to ng papa mo, Bibi. Sabi niya. Sana, siya na lang ang namatay. Hindi ako nakaimik noon, Kuya Bono. Nasaktan ako, nagalit ako pero sinarili ko na lang dahil nauunawaan ko siya. Pero hindi ko inasahan na hindi nagtapos doon ang kinimkim na galit ni Belen at kung bakit ako nadamay pa. Noong mga bata kami, hindi kami nagpa-apekto sa mga pagkakamali ng mga magulang namin. Oo, hindi pwedeng papa ko lang ang dapat sisihin eh. Siyempre maging ang mama din niya, di ba? Iniwasan ako ni Belen, Kuya Bono, mula nung mamatay ang papa niya hanggang nitong first week lang ng March. Hindi pa rin niya ako kayang kausapin kahit nagre-reach out na ako sa kanya. Hindi siya nagre-reply sa mga text ko, hindi niya sinasagot ang mga tawag ko. Then recently nga, nito ng Valentine's Day ay sumabog na ang chismis na nag-date sila ng asawa ko na akala ko ay nag-attend sa Valentine's party ng office nila. Nag-deny si Jared, Kuya Bono. Matigas ang kanyang pagsisinungaling pero dahil ayokong masira ang pagsasama namin ay inalam ko ang totoo. Kahit hindi ako welcome sa bahay ni Belen ay nagpunta ako at hindi ako nagpaligoy-ligoy, Kuya Bono, para kaming Maricel Soriano at Shasha Padilla noon sa pelikulang
ikapit ang utos ng Diyos. Bilin, may relasyon ba kayo ng asawa ko? Relasyon? Oo, relasyon. Kirida, kabit, number two, mistress, relasyon. Kaya lang ay bigla siyang tumawa at ako din napatawa bigla. Yung tawa na parang binawi namin lahat ng tawang nawala sa amin nung iniiwasan niya ako. Pero pagkatapos ng tawanan namin, Kuya Bono, ay niyakap niya ako. At ang sabi niya, bakit naman kasi nalaman mo pa? Ay oo nga pala, chismosa ka nga pala, sabi niya. So totoo? Tanong ko. Oo, totoong nagtangka ang asawa mo, pero Bibi, nag-iisa ka lang na totoong kaibigan ko. Mula pa ng mga bata tayo, magkasama na tayo. Isa pa, mahal na mahal ko ang asawa ko. Hindi ko kayang sirain ang tiwala at pagmamahal niya sa akin. Eh Bilin, bakit kasi hindi mo sinabi ka agad sa akin? Maybe ayokong maging ako ang dahilan para masira kayo ni Jared. Kaya winis ko pa na sana hindi mo nalang nalaman na nagtangka siya. Paano nagtangka? Noong Valentine's Day, sinabi ni Jared na magdi-dinner daw tayo. Tayo, kasama ka. Pero pagdating ko sa venue, siya lang mag-isa at meron pa siyang fa-flowers at chocolates. Bakit hindi mo sinabi sa akin kaagad? Bakit hindi ka nagre-reply sa akin sa mga tawag ko? Bibi, nawala yung basic phone ko na gamit kong pang-text at pang-call. Hindi ko alam kung sino ang kumuha, pero pag tinatawagan ko, kuminsan nagre-ring pa. Noon, Kuya Bono, ay naalala kong kapag nagte-text ako kay Bilen ay hindi siya nagre-reply at kung tatawag ako ay nagre-ring lang, hindi niya sinasagot. Nagkaroon ako ng kutob noon, Kuya Bono, na si Jared ang kumuha ng phone ni Bilen kahit na hindi ko maisip kung paano niya ito nakuha at kung bakit niya ginawa. Madaling araw, tulog si Jared ay binuksan ko ang kotse niya at hinaluglog ko lahat ng compartment. At napaluha na lang ako nung makita ko nga doon ang Nokia phone ni Biren. Kuya Bono at mga kahugot, gustuhin ko mang maniwala kay Biren, pero tama ba? Sa totoo lang, nagugulahan ako, Kuya Bono. Kilala ko si Bilen mula pagkabata niya, pero hindi na siya bata ngayon. Baka nagbago na rin siya. Baka nagkukunwari na lang siya gaya ng pagkukunwari ni Jared noon na nagbago na daw siya pero hindi pa naman pala. Kuya Bonong, inaamin ko na malaki din ang insecurity ko dahil mula nung magbuntis ako, tumaba ako at hindi na ulit ako pumayat. Sa halip ay lalo pang tumataba kahit anong diet ang ginagawa ko. Nagkaroon din ako ng dark spots sa leeg ko, sa kilikili, sa singit. Wala naman ang mga ito nung dalaga pa ako. While si Bilin, nag-glow up ng sobra mula nung makasampa ng barko ang asawa niya. Yung katawan niya kahit nanganak na ng tatlo, ganun pa rin. Ang skin niya, lalo pang kuminis, ang buhok at kuko niya, alagang salon talaga. Hindi ko pa kinukompronta si Jared, Kuya Bono. Yung cellphone ni Bilen, ibinalik ko din sa compartment at hindi ko rin sinabi kay Bilen na natagpuan ko ang cellphone niya sa kotse ng asawa ko. May kutob kasi ako, Kuya Bono, na nag-uusap sila. Ayoko din magpadalos-dalos dahil kapag iniwan kami ni Jared, hindi ko alam kung saan ako pupulutin. Mula kasi nung mag-asawa ko ay pinahinto na ako ni Jared sa pagtatrabaho. At sa itsura kong ito ngayon, Kuya Bono, ay baka hindi na ako matatanggap sa kahit na anong white collar job. Bawat araw at gabi, Kuya Bono, nakikiramdam ako. May mga madiling araw na namamalayan kong dahan-dahang bumababa ng kama si Jared, hawak ang cellphone niya. At nasa kalahating oras bago siya bumalik sa tabi ko,
nagkukunwari lang akong tulog ako. Mahal ko ang asawa ko, Kuya Bono, pero nasasaktan ako at natatakot ako na baka iwanan niya kami. Bilang isang chismosa, natatakot din akong tuluyang mapagchismisan, kaya nalilito talaga ako. Kung worse come to worse, masisira din ang pamilya ni Belen. At sa totoo lang, ayokong mangyari yun sa kanya. Mabait si Jeric na asawa niya sa totoo lang, Kuya Bono, pati ang pamilya niya. Sa dami ko nang naisip, Kuya Bono, kasi araw-araw, gabi-gabi, mula nung katatapos lang ang Valentine's Day ay hindi na naging payapang isip ko. Alam mo bang naisip ko pa na kung sakali ay papayag akong maging kabit ni Jared si Belen, basta huwag lang niya kaming iwanan. Pero tama ba ito kung sakali? Sana pagpayuhan niyo po ako. Gusto kong makabasa ng iba't ibang opinyon at pananaw, lalo na mula sa mga kahugot na hiwalay na sa asawa, yung mga pinagtaksilan, ganun din sa mga matitibay at nakipaglaban para huwag mawasak ang kanilang mga pamilya. Nalilito po talaga ako at naguguluhan, Kuya Bono, kaya't sana mabasa mo kaagad itong kwento ko at mag-comment sana kayo, mga kahugot, sa ilalim ng kwento ko. Ngayon pa lang po ay nagpapasalamat na ako sa inyo. Umaasa, BB. Kaugod na BB, una sa lahat, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento ng buhay at pag-ibig dito sa ating programa. At salamat sa tiwala sapagkat gusto mong makatulong kami sa pag-resolve ng iyong riribok sa buhay. Problema, mga kaugod. Ano? And this time ay magsasalita ako. Pasensya na kung kabash-bash na naman ang aking opinion ngayon. Okay, pero umaasa ako sa mga kaugod natin na pinangalanan ng kaugod natin si Bibi. Yun daw mga hiwalay sa asawa, ipinaglaban ang kanilang karapatan para hindi mawasak ang pamilya at yung mga iniwan na, okay? At may anak pa. Para sa akin, ay wala akong experience sa pakikipaghiwalay. Pero ang napansin ko na kasi sa'yo, ikaw na mismo ang nagsabi na wala kang sariling personality. Madali kang mahawa sa mga tao na kasalamuha mo. And as far as I observe sa iyong kwento, ang latest personality na meron ka ay personalidad ng isang chismosa. And you said that you want more pieces of advice, opinion sa iba't ibang tao, which may lead you sa pagkalito kung ano talaga ang gagawin mo. You're not yet in that situation kasi hindi mo pa kino-confront. Meron ka ng sariling paniniwala. Okay? And gusto ko munang magkaroon ka sana ng sarili mong original na personalidad. Okay? Doon ka tatayo. At magsisimula ka sa pagtatanong sa sarili mo kung ano ba talaga ang gusto mo. Okay? Pero isang bagay na nagustuhan ko sa mga sinabi mo ay yung worst comes to worst, which is hinahangaan ko sa mga taong matatatag kasi hindi pa nagsisimula yung problema ay tanggap na nila kung anong kahihinatnan ng problema na yan, yung masaklap na kahihinatnan. At sana maisip mo rin yun. Okay? So kung sakali na-mention mo na rin lang yung may mga pulis dyan sa inyo, may mga abogado o may abogado, hindi ko sinasabing lapitan mo sila, kundi kumapit ka rin sa batas para sa anak mo. Tanggapin mo na, worst comes to worst scenario, na mawawala yung asawa mo sa iyo sapagkat iibig siya sa iba. Okay? Not necessarily sa best friend mo o kung kanino man. Ha? Kung ikaw ay naniniwala na hindi naman talaga siya tunay na nagbago, playboy pa rin siya gaya nung high school kayo. May karapatan siyang lumigaya sa piling ng ibang mahal niya. Ganon din ikaw. So pakawalan mo siya, worst comes to worst scenario lang ito, ha. Pero ipaglaban mo yung karapatan ng anak mo na hindi siya dapat talikdan ng kanyang ama. Financial support ang kailangan mo dyan. Okay? Kaya kailangan mo ng batas. Ngayon, sa pagkakaroon naman ng
bagong pag-ibig, worst comes to worst na ito, sabi mo, mataba ka, maitim ang singit mo, ang kilikili mo, magagawa ng paraan yan. Kailangan na ng pera. Okay? At yung takot mo na hindi na pagkakaroon ng white-collar job, alam mo, saludo nga ako sa mga kahugot nating OFW dyan, yung mga domestic helpers sa Hong Kong, Singapore, Middle East, kung saan man, karamihan sa mga yan ay hiwalay sa asawa. Ha? Sa mga nagpadala lang ng kwento sa akin, ha? Hiwalay sila sa asawa at binubuhay nila yung kanilang anak sa pagiging domestic helper. Okay? Kaya saludong-saludo ako sa mga kahugot natin dyan. May mga pinaglalaban dyan, mga sisimple-simple lang yan, ha? Feeling api kung minsan, pero ang tatatag ng mga yan, ha? Umaasa sa kanila yung pamilya nila at yung anak na tinalikuran ng walang hiyang lalaki. So, sana ay medyo taasan mo naman yung tiwala mo sa sarili mo, tatagan mo yung loob mo na kung hindi ka na talaga makakuha ng white-collar job o trabaho opisina, magaya mo sila. Okay? Yun lamang ang masasabi ko at gusto ko kumapit ka na dun sa worst comes to worst, pero sana naman ay hindi. Okay? It's not that I want you to expect na hindi masisira yung relasyon mo kasi kilala mo na dati yung asawa mo, pero sana ay hindi totoo na hindi na dapat mapagkatiwalaan yung best friend mo. Gusto ko pa rin umasa na mawala man siguro yung asawa mo, pero yung best friend mo ay nandyan pa rin. Okay? Good luck sa mga susunod na chapter ng buhay mo at hintayin mo yung pagpapayo ng ating mga kakugot na hiningan mo ng tulong. Again, BB, maraming salamat and God bless you. At sa ating mga shoutout, first 20 tayo, pasensya na sa mga hindi mababanggit. Sheila Valianca Velasco, shoutout to you. April Jean Jimenez, Martes Basyo Dumanas, Fina Tagiam Gabriel. Ang mga binabati nito ay yung ating channel, ano? Kasi third year na raw ng ating channel ayon sa YouTube. So, pare-pareha sila ng mga greetings na happy 3 years, happy 3rd birthday. So, hindi ko na babasahin ano, yung mga happy 3 years para makarami tayo ng shoutout ng pangalan. Shoutout po sa family ko at sa mga friends ko, lalo na sa mag-ama ko, Brian Gabriel, at anak namin na si Chloe. Thank you in advance, Kuya Bono from Fina Tagiam. Catherine Lastica Domingo. Shoutout, Kuya Bono, a listener here in Israel. Hazel Martin, shoutout to you. Bob's Baniaga. Ernaline Ballesteros Soriano. Shoutout sa kapatid ko na si Elsa at ang kanyang baby Ellie. Thank you, Ernaline. Arcel Gingab, shoutout to you. Susan Galiebo Vierne, shoutout to you. Paul Jan Bravo, shoutout to you. Weng Limtang Hidjom Draman, shoutout ko yung Bono. Always a banger here in Eden, Cambarugis, Quirino. Weng Limtang Hidjom Draman, shoutout to you. Dengpot CHN. Pa-shout manen dito yung Singapore nga friend ko sa Bigo Live, Reefer Family, and my agency, Agyaman. Carol Tungpalan Batugal, shoutout to you. And ito hindi ko mabasa. Pa-shout ko yung Bono, abangers here in Kuwait, it's me, Cheng, ng Peña Blanca, Cagayan pala. Arabic na kasi ang kanyang pangalan. Ganapin Lawigan Jovian, shoutout to you. At shoutout manen, pamilya ko sa Baggao, Cagayan, from here in Kuwait. Valerie Joy Kaday Barawid, and shout out to you from Solsona, Ilocos Norte. Irene Keliano Mariano, shout out to you. Mildred Miles Guillermo from Makutay, Alakapan. A shout out sa mga taga Makutay, Matukay, sorry, Alakapan. Pineda Ana Marie, shout out to you. Praise Q Bonilla, shout out sa lahat ng nagtatrabaho sa Dolly Region 2. Stay healthy and God bless. Janet Kawilan Cabarro Matalang, shout out to you. J. Reyno, shout out man from Kawayan City, Isabela. Maraming salamat, G or J. Reyno. Dina Costales Arciti, happy anniversary. Shout out from Kuwait. Roslyn Aliluya Tubihe, shout out to you. Irene Magpusaw. Annie Solano Tobias, shout out ko yung from Hong Kong, taga Tagum, Davao del Norte po. Greet naman po ng belated happy birthday to me. Happy birthday to you, belated Annie Solano Tobias. Kiana Jose, shout out to you, Pagayam. Maria Annie C. Ignacio, shout out to you. Ayasha Galano Hernandez, DJ Taruel Likigan,
Desiree Ferrer Vidania, Moises Dela Cruz, Kuya, pabati naman ng happy birthday si Ella, Ella Reyes Corcuera, Ma'am daw pala. Sabat Paot, happy third, DLT, more stories, maraming salamat, Sabat Paot. Kenneth Brian Roja, shout out to you. Ganoon din kay Marie-Chris Dumlao Uzon. And Kate Austria, salamat sa bagong papakinggan. Shout out to you, maraming salamat. Monette, shout out to you, John Ray Pilpiling. Raymond Cadaba, Mayla Lagania, John Lisa Sangdaan, Jepot Natok, Julian M. Pineda. Pa-shoutout po kay Bono, I'm your avid listener here in Taiwan. As in, ang dami na namin nakikinig sa DKB Love Tube channel sa YouTube po. Mapalalaki man o baba, ingat palagi. Gayo din dyan sa Taiwan, Julian M. Pineda. Maraming salamat sa pagkikinig. Pops Demas, Desamparado Reyes. Pops Desamparado Reyes, shoutout to you. Anne-Marie, shoutout to you. Lani Balinan Ligutan Bakay, Lilibet Barinsan Sabado, Angela Ligayo ng Alhasa, Saudi Arabia. Jinky, shoutout to you. Ryan De La Cruz, Jonah Kasadalanan Maron, listening here in IDGH. Happy birthday, DKB, from Marjon Pangilinan. See, nabasa natin lahat ng shoutout, mga kahugot. Ano? Maraming salamat din again, BB. Thank you so much, and tumatag ka. And laki pa ng prayer, lahat ng pag-aalala at pag-iisip mo. You need to trust God. At sa mga mababasa mong pagpapayo, sana matuto kang kontrolin, timbang-timbangin, sapagkat marami yan. Again, God bless you, kahugot na BB. At sa lahat mga kahugot, thank you so much. Muli tayong magkakarinigan sa panibagong kwentong atid ng DKB. Dear Kuya Bono ng Bono's Love to kahugot mo sa bawat kwento. Stay healthy, kahugot. Stay safe, and God bless us all.